Hello guys! Welcome sa aking channel. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng comic o cartoon na photo para sa inyong Facebook, YouTube o kahit mga anong social media account pa yan. Super dali lang nito. Kung handa na kayo matuto, tara, game! Ngayon ay gagawa tayo ng comic or cartoon photo gamit ang PixArt na app. Una nyong gagawin ay mag-download kayo ng PixArt na app. Pumunta kayo sa Google Play, tapos i-search nyo yung PixArt. Install nyo lang yung PixArt na app, tapos okay na, start na tayo. Dahil meron na ako nung app, kaya i-open ko na lang siya. Pag-open natin ng PixArt guys, may mag-create tayo ng new project. At para gawin yun is, i-click lang natin yung plus sign sa baba. Pagka-click natin sa plus sign, pipiliin natin yung photo na gusto nating i-edit o gamitin. Pag nakapili na tayo, click natin yung effects sa baba. Piliin natin yung sketch. Tapos, punta tayo sa may sketch 1. Pag-click natin sa sketch 1, may lalabas na puting linya. Tapos i-adjust natin siya. Click natin yung horizontal. Tapos ilagay natin siya sa 0. Tapos susunod, i-click natin yung line. Pwede natin siyang kapalan o kaya nipisan. Sa akin kasi mas gusto ko yung manipis lang, kaya try muna natin sa pinakamababa, yung 1. Tapos piliin natin yung color, black, para mapalitan yung kulay ng linya. Pagtapos na, i-click lang natin yung check sa taas. Next natin gagawin ay i-click natin yung effects ulit. Tapos ngayon naman pupunta tayo sa may magic. Pag-click natin ng magic, scroll lang tayo papunta sa right side. Hanapin natin yung soul. Tapos pag na-click na natin yung soul, magiging ganyan siya. Next natin gagawin ay i-adjust natin siya. Titimplahin natin. Taasan natin yung fade niya. Pag tinasan natin yung fade, babalik siya sa normal na photo. Tapos pwede natin siyang bawasan. Ayan. Timplahin nyo lang guys kung paano yung gusto nyong pagkaka-edit o yung okay sa inyong kulay. Tapos next, pagtapos na, click nyo lang ulit yung check sa taas. Tapos babalik ulit tayo sa effects. Pipiliin naman natin ngayon yung undead. Pag click nyo sa undead, magiging ganyan siya. I-adjust ulit natin yung fade niya. Taasan natin. Tapos timplahin lang natin kung ano talaga yung swak sa paningin nyo, yung nagagandahan kayo. Sa akin kasi okay na yung ganyan. Tapos pagtapos na, check nyo ulit. Tapos yung pinaka last na step is punta ulit tayo sa effects, tapos pipiliin naman natin ngayon yung Badlands. Ayan, magiging ganyan siya. Tapos i-adjust ulit natin siya. Taasan natin yung fade. Bawasan natin konti. Tapos ayun, pag okay na, pag kontento na kayo sa ganyan, click nyo na lang yung check sa taas, tapos siya na. Finish na. Pwede nyo na siyang i-save. At sa pag-save naman, click nyo lang yung arrow sa may upper right corner, tapos click nyo lang yung save sa baba. Pag tinik nyo yung save, ayan, automatic na yon, nakasave na siya sa device nyo. Nabitin ba kayo? Okay, game, ito pa ang isa. Ganun lang ulit, para mag-start ng project, click nyo lang yung plus sign sa baba, tapos piliin nyo yung model na gusto nyong gamitin. Ngayon naman guys, piliin natin yung option na cut out. Pag napili na natin yung cut out, select natin yung person. Ayan, automatic na yan. I-highlight niya yung person na gusto nating i-cut sa photo. Tapos, click natin yung restore. Pag merong mga part na gusto nating isali. Tapos, click naman natin yung erase.
pag merong mga lagpas-lagpas na gusto nating burahin. Ayan, ganun lang. Pwede nyo palitan yung brush size para mas madali. Pwede nyo din i-zoom in, zoom out yung photo. Hindi na natin gagawing perfect yung pagkaka-cut ng photo, ha. Total quick tutorial lang naman to. Tapos pag kontento na kayo sa pagkaka-edit nyo, pwede nyo nang click yung next sa taas. Magiging transparent na yung photo na kinat nyo. Pwede nyo na yan gamitin kahit sa ang background na gusto nyo. Next naman guys, i-apply natin yung mga natutunan natin kanina. Una, i-click natin yung effects. Tapos pupunta tayo sa sketch. Pag nasa sketch na tayo, click natin yung sketch 1. Lalabas ngayon ulit yung linya guys. Tapos i-adjust lang natin. Click natin yung horizontal. Ipantay natin sa katawan. Para magpantay siya, tapat natin siya sa 0. Ayun yung pinaka pantay. Tapos next is yung line naman. Pwede nyong kapalan, pwede nyong nipisan guys yung line. Depende talaga sa inyo yan kung ano yung mas gusto nyo. Pwede nyo din i-erase yung mga part na ayaw nyong isali. Halimbawa, bawasan nyo konti sa ulo kaya sa leeg. Pag tapos nyo na i-adjust yung linya guys, click nyo lang yung next sa taas. Tapos, punta ulit tayo sa effects. Punta na tayo sa magic. Kagaya kanina guys, pagdating natin sa magic, piliin muna natin yung soul. Pag nasa soul na tayo, i-adjust na natin kung ano yung gusto nating timpla. Pwede yung taasan, pwede yung babaan. Depende kung ano yung swak sa paningin nyo talaga. Pag okay na, click nyo yung check, tapos balik kayo sa effects, piliin nyo naman yung undead. Ayan, i-adjust nyo lang ulit. Taasan nyo, bawasan nyo, tapos pag okay na, click nyo na yung check sa taas. Tapos, yung pinaka-last, balik ulit kayo sa effects. Tapos, yung Badlands. Tapos, i-adjust nyo lang din sa gusto nyong timpla. Pag okay na, click nyo lang yung check sa taas. Tapos, next. Tapos, save nyo na siya. Ayan, nakasave na. After nyong i-save, babalik tayo ulit sa umpisa. Mag-open tayo ng new project. Click natin yung plus sign. Tapos, scroll down natin. Kuha tayo ng background. Piliin natin yung white background. Pag meron na tayong background guys, click natin yung add photo. Tapos, piliin natin yung photo na in-edit natin kanina. Ayan. Pag nalagay na natin yung photo, i-adjust natin siya. Lakihan natin. Tapos, ayan, ipihit natin punta sa left. I-adjust natin. Ayan, lagigit na lang natin siya sa screen. Tapos next, click natin yung eraser. Burahin natin yung mga part na gusto natin burahin o alisin. Burahin natin yung mga sobra-sobra. Ayan, nababa, ayan, sa ilalim, bawasan natin konti. Tapos, ayan, okay na. Pag tapos na kayo magbura, click nyo lang yung check sa taas. Tapos, ang next natin gagawin is, maglalagay tayo ng sticker. Click nyo lang yung sticker sa baba. Tapos, search nyo yung dripping white or mga dripping effects. Tapos, pumili lang kayo ng drip na gusto nyo. For example, ako, itong drip na to yung napili ko. Lagay nyo siya sa ilalim ng photo. I-adjust nyo lang siya. Tapos pag okay na, i-adjust nyo lang siya hanggang maging okay na sa paningin nyo o sa style na gusto nyong kalabasan niya.
Tapos next ay kiklik natin yung blend. Pag-click mo yung blend, i-move nyo lang sa screen or sa lighten. Pag nasa lighten na kayo, ayan, i-adjust nyo ulit siya. Ipantay nyo siya sa gusto nyong ayos o pwesto. Tapos, pag okay na, ayan, pag okay na is, click nyo lang ulit yung check sa taas. Ganyan lang gumawa ng dripping effect. Pero, ayun nga, parang may kulang pa kaya add tayo ulit ng sticker. Ngayon naman, search natin ang circle background. Tapos yan, pili tayo ng circle na background. Total, naka-pink naman yung model natin. Hanap na din tayo ng medyo color pink. Ayan. Gawin natin guys is i-lakihan natin konti. Itapat natin sa ulo. Tapos adjust natin yung opacity niya. Palabuin natin konti para maipantay natin dun sa saktong pwesto na gusto natin. Pag ayan na, naigitna na natin. Taasan na ulit natin yung opacity niya. Tapos click natin yung layer sa taas, click natin yung move down. Ngayon mapupunta siya sa likodan ng photo. Ayan, di ba? Okay na, medyo astig na siya konti. Pero parang may kulang, kaya mag-add ulit tayo ng sticker. Click nyo ulit yung sticker, tapos i-type nyo yung princess crown. Hanap tayo ng corona na bagay sa kanya. Pero itong mga to is, ano lang naman to, kaek-ekan lang. Bahala na kayo kung gusto nyo maglagay nito o hindi. Pero para maganda lang, o trip-trip lang, ayan, lagyan natin ng corona. Tapos, i-adjust nyo lang. And then, pwede nyong i-erase yung part na gusto nyong alisin o wag nang isali. Tapos, i-adjust nyo ulit. Tapos, pag okay na, kontento na kayo sa ganyang ayos, ayan na, click nyo lang yung check sa taas, tapos i-save nyo na siya. Ayan na, di ba? Finished product na siya. Ngayon, pwede mo na siyang gawing profile picture mo or avatar o logo mo sa games, sa YouTube or sa Facebook mo. Tapos, next guys, edit ulit tayo ng isa pa. Click lang natin yung plus sa baba. Tapos, piliin natin yung model na gusto natin gamitin. Sample, ito yung model number 3 ko. Gagawin lang natin guys is kaka-cut out natin yung photo. Click natin yung person para mabilisan siya. I-highlight nyo na kagad yung person. Tapos, click natin yung erase. Adjust natin yung brush. Delete natin yung mga part na ayaw nating isali. Tapos, restore naman para dun sa mga part na gusto nating isama. Next is, magiging ganyan siya. Gamitin na natin yung mga tinuro ko kanina. Click natin yung effects. Tapos, pagka-click natin ng effects, unang-unang gagawin is pupunta tayo sa sketch. Tapos, sketch 1. And then, i-adjust natin yung linya. Yung horizontal line ay ilalagay natin sa 0. Tapos, yung line, gaya ng dati, ilagay natin sa pinakamanipis sa number 1. Tapos, guys, pwede tayo magbura ng line na hindi natin gusto. Click lang natin yung eraser sa taas. Burahin natin, halimbawa, sa bandang ulo tsaka sa bandang leeg. Burahin lang natin yung mga part na ayaw nating may linya. Ayun lang. Take your time. Bura-burahin nyo lang yung mga ayaw nyong isama. Tapos, next is, papalitan natin siya ng color black. Tapos, punta na tayo sa susunod. Babalik tayo sa effects. At punta tayo sa my magic. Under ng magic, hanapin natin ulit yung soul.
Tapos, pag nasa soul na tayo, i-adjust natin siya. Taasan natin yung fade hanggang sa gusto nating kulay. Tapos, next is effects ulit. Kiklik naman natin yung undead. Tapos, i-adjust din natin yung undead sa kulay na gusto natin. O yung nagagandahan tayo sa mata natin. Pagka okay na, click natin ulit yung check sa taas. Tapos next naman is yung pinaka last effects. Tapos Badlands. And tapos i-adjust din natin yung Badlands. Ayan. Sa kulay na kontento tayo. Tapos pag okay na, click na natin yung check. Tapos next na tayo. Save natin siya. Automatic na yan, mapupunta sa gallery nyo, guys. Tapos mag-open na tayo ulit ng new project. Ngayon naman, pipili na tayo ng gagamitin natin background. Scroll down nyo lang yan, guys. Merong mga free photos, background o color backgrounds. Or kayo, kung meron din kayong background na sariling background nyo na gusto nyo gamitin. Halimbawa, piliin natin tong sky na medyo colorful siya. Tapos next, i-click natin yung add photo. Ilalagay natin yung photo na in-edit natin. Ayan. Adjust natin siya. Ilagay natin sa gitna. Tapos, pag okay na, gagawin natin is mag-a-add ulit tayo ng sticker. Click natin yung sticker. Tapos, search tayo ng sample is triangle neon. Ganyan. Pili tayo ng triangle. Teka lang. Halimbawa, itong triangle na to. Ilagay lang natin siya, guys. Adjust natin. Tapos, basta adjust natin siya kung sa panong ayos gusto natin. Sample, ganyan. Basta lawakan nyo lang yung imagination nyo. Mag-design kayo ng gusto nyo yung design. Halimbawa, ako naisip ko ganyan, no? Lagay yung triangle. Tapos, click mo yung layer. I-move down mo. Mapupunta siya sa likuran. Ngayon, pag nasa likodan na siya, adjust natin yung opacity ng photo natin para makita natin yung triangle sa likod. Tapos, kiklik natin yung eraser. Buburahin natin yung mga part na lagpas sa triangle para magmukhang nakapasok tayo o yung photo sa loob ng triangle. Yan, guys. Take your time, delete nyo mabuti yung mga ayaw nyong isama. Tapos, pag na-delete nyo na, pag sa tingin nyo okay na, i-adjust nyo ulit yung opacity ng photo. Ibalik nyo siya sa dati nyang opacity. Yung 100% syempre. And then parang may kulang pa. Ang gawin natin is maglagay tayo ng sticker ulit. Lagay naman tayo ng crown. Ayan. Pili lang kayo ng kahit anong crown dyan. Kung ano yung magustuhan nyo. Sample. Itong crown na ito. Ayan. Tapos, ilagay nyo lang siya guys sa ulo nyo. Ay, sa ulo ng photo. Tapos, i-adjust nyo lang siya. Litan nyo, kalakihan nyo. Tapos, pwede nyo din siyang iikot. Ganyan. Tapos, ayun. Pag okay na, contento na kayo sa nilagay nyo o sa pagkaka-edit nyo, pwede na yon. Click nyo na yung check sa taas. Tapos, save nyo na. Ayun, ganun lang siya guys. As in, super dali lang mag-edit ng photos. Itong mga to ay basic lang. Sa mga nakakaalam naman na, salamat at nag-stay pa rin kayo at nanood kayo. Sa mga hindi pa nakakaalam nito, sana may natutunan kayo. Sa may mga katanungan po, mag-comment lang kayo sa baba. Magre-reply agad ako. Flex natin yung mga in-edit natin guys. O, diba? Saya-saya. Ganda. Kaya nyo yan. I-try nyo na.
Ayan, pwede na kayong gumawa ng cartoon photo nyo. Kung nagustuhan nyo yung aking tutorial, i-like, mag-comment, at i-share nyo lang tong video ko. Ayun lang guys, hanggang sa susunod. Kung gusto nyo pa na mas astig pang tutorial, abangan nyo lang yung susunod na video ko. Okay? Bye-bye! Love and peace!